the Prior Provincial, the Prior of Manaoag, the Reverend Fathers, beloved sisters in Christ, brothers and sisters in Christ. Ang kwento po ng Manaoag ay tungkol sa isang magsasaka na walang pangalan na nakarinig ng tinig ng isang babae na tumatawag sa kanya, kaya Manaoag. Ang tinig ng babae ay nag-aanyaya at parang may magnet, parang may batubalani yung tinig na yon, kaya sumunod sa lahat ng sinasabi ng tinig na narinig. Bakit sinunod ang tinig na yon? Sapagkat ang tinig ng ina ay tinig ng anak. Ang tinig ng nilikha ay tinig ng lumikha. Ang tinig ng babae ay tinig ng Ama sa langit. Kaya makapangyarihan. The voice of Mary is powerful because it is the voice of Jesus, her Son. All power comes only from God. Mary by herself would be powerless and weak. But the voice of Mary is powerful because that voice follows the voice of her Son. The voice of Mary is powerful because it follows the voice of God. Voice is power. Ang tinig ay kapangyarihan. Kaya nga, kapag gusto nating parusahan, ikinukulong para mawala ng tinig. At yung mga nasa laylayan ng lipunan, ang tawag natin sa kanila ay voiceless, sapagkat hindi sila naririnig, hindi sila nakikita, sapagkat sa pananaw ng lipunan, wala daw silang kwenta. Voice is power. That is why, in a democracy, the majority voice is considered powerful. Sa demokrasya, kapag nagbotohan at kung sinong nakakarami, ay yon ang mananaig at mamamayani. Sapagkat minsan ay binibitawan sa atin ang mga salita, Vox Populi, Vox Dei. Doon sa mga hindi po familiar sa Latin, ang ibig sabihin noon ay voice of the people, voice of God. Tama ba talaga yon? Alam po ninyo, noong unang marinig ang mga salitang voice of the people, voice of God, tinig ng taong bayan, tinig ng Diyos, may isang matalinong, banal na tagapayo, ang Emperador Carlo Magno. Ang pangalan niya ay Alcuin. At sabi ni Alcuin kay Charlemagne, "Be careful, because the voice of the people is not always the voice of God. Because when the voice of the people is a mob, then this riotousness is bordering on insanity." Mag-ingat po tayo sapagkat hindi lahat ng boses ng tao ay boses ng Diyos. Sapagkat kapag ang boses ng tao ay boses ng kaguluhan, ang kaguluhang boses na ito ay halos kabaliwan. Ang boses na ito ay halos wala na sa huwisyo, wala nang sariling talino. Mag-ingat po tayo. Sapagkat hindi lahat ng boses ng sama-sama ay boses ng Diyos. Tandaan natin nung Biyernes Santo, sama-sama silang sumigaw, "Ipako sa krus, ipako sa krus." Voice of the people? Voice of God ba yon? Kapag sama-samang sumigaw ang mga tao,
ipako sa krus, bitayin, patayin. Tinig ba ng Diyos yun? Kapag nagsama-sama tayong sumigaw at sinabing, kaya ka mahirap kasi bobo ka, tingnan mo kaming korap, mayayaman kami. At ito'y pinalakpakan, boses ba ng Diyos yun? Kapag sinabi na God is stupid at ang Santo Papa ay anak ng kung sino at pinalakpakan, palakpak ba na boses ng Diyos yun? Mga minamahal kong kapatid, kapag sama-sama nating binastos ang ating ina o ang ating kapatid na babae at pinalakpakan, boses pa rin kaya ng Diyos yun? Ang boses ng mahal na birhen na tumatawag sa atin sa manawag ay makapangyarihan at sinusunod sapagkat ang kanyang boses ay boses ng kanyang anak. The voice of Mary is the voice of her son. That is why it is powerful. That is why it is worth obeying. That is why it is worth following. Our duty as sons and daughters of Our Lady of Manaoag is to make sure that our voices are also attuned to the voice of her son. Sapagkat kapag ang boses natin ay hindi nakatono sa boses ni Jesus na anak ng birhen, anong halaga ng bulaklak? Anong halaga ng kandila? Anong halaga ng pagnunobena kung ang tinig natin ay saliwa sa tinig ng Diyos? Paano nangyari na ang tinig ni Maria ay tinig ni Jesus? Paano nangyari na ang tinig ni Maria ay tinig ng Diyos? Tatlo ang dahilan. The first reason is humility. The second reason is humility. And the third reason is humility. It is pride that prevents us from being attuned to the voice of God. At ano ang humility para sa atin? Di ba naririnig natin? Humility is truth. Sa makatuwid po, kapag sabay-sabay nating isinigaw ang kasinungalingan, hindi ito maaaring boses ng Diyos sapagkat ang Diyos mismo ay nagpakilala sa kanyang sarili, I am the truth. Ako ang katotohanan. Sa makatuwid po, mga minamahal kong kapatid, if humility is respect, if humility is courtesy, if humility is good manners, ibig sabihin po, vulgarity together, it cannot be the voice of God. Humility is charity. Humility is the crown of all virtues. And where there is no love, when we spread lies in order to spread more hatred and more anger, when we spread fake news in order for more people to kill more people, we cannot be the voice of God. We are the voice of the enemy of God. Ang boses ay kapangyarihan. Ang tinig ay kapangyarihan. Sa Lunes, 9 ng Mayo, huwag tayong magsigawan sapagkat hindi nakukuha sa lakasan ng boses. Ang tinig natin ay isusulat natin sa ating balota. Ang ating pananagutan ay ito, na ang tinig natin ay nakatono sa tinig ng Birhen. Sapagkat kapag nakatono tayo sa tinig ng Birhen, nakaugnay tayo sa tinig ng kanyang anak. At kung ang tinig ng kanyang anak ang batas ng ating tinig, wala tayong ibang pupuntahan, kundi ang kaluwalhatian. Wala tayong ibang dadatnan, kundi ang kabanalan. We thank the Father for the gift of Mary, and we thank Mary for the gift of her voice. Let us thank God for the gift of our voice, but let us also make sure that we are good and faithful stewards of voice, so that our voices are always attuned to the voice of God, and we'll listen to no other voice but the voice of truth, the voice of love, the voice of hope,
the voice of faith, the voice of Mary.